Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? The following program is for adult audiences only. Thanks for tuning into our podcast. We love having you here, and it's our mission to bring you all the latest and greatest tips, skills, and know-how to make you the best that you can be. We know that you have it in you, and we're going to show you how. Now, let's get started. And now, please welcome your host. Mga kapatid, welcome back again dito sa another episode ng ating Pamilya at Pinansyal Podcast. Ito ang inyong host, George Jordalesa from georgejordalesa.com at Pamilya at Pinansyal. Andito na naman po tayo sa episode 2 ng Pamilya at Pinansyal Podcast na pinamagatan natin, How to Protect Your Family and Income. Yan ang pag-uusapan natin ngayong podcast natin, episode 2. Without further ado, we will start after a few minutes pagkatapos ng paalala na ito. Dito naman po tayo ngayon sa ating Pamilya at Pinansyal Podcast. Ang unang-unang pag-uusapan natin dito, ito ano ba yung life insurance at ano ba ang bakit natin kailangan ito? Bakit parang iritang-irita mga Pilipino sa pagpinag-uusapan ng protection or life insurance? Ito po ilan sa mga dahilan natin. Number one, yung cultural aspect. Parang ang kaisipin ng Pinoy, yung to see is to believe. Pinoy does not care too much about the future problem, even if it's too obvious in their face. Pag hindi nila nakikita pa na nangyayari na yung problema, hindi nila marirealize na napaka-importante pala nito. Pag hindi nila nakita yon, hindi sila gagawa ng paraan. So yung culture aspect nandun. Parang wala lang, hindi pa naman nangyayari sa amin, so hindi pa ako action. So hindi mangyayari yon at hindi darating yon pag wala kang ginawa. So huwag mo nang antayin na mangyari sa atin, saka kakikilos. Tulad na nangyari sa amin, nangyari nga, ginawa namin ang paraan pero wala na, late na kami. So pangalawang problema, yung financial barrier. Naisip kasi ng mga Pilipino, yung nga tulad ng sa healthcare, additional cost ito para sa kanila. At saka iniisip nila para lang sa mga may pera to na kayang bumili ng protection. So ganun ang kaisipin nila sa financial barrier. Okay, pangatlo, yung risk thinking. Risk thinking ha, isipin mo. Ganito ang sinasabi ng kadalasan ng mga Pilipino, risk invites more risk. Ganyan, magkakasakit ka pag may healthcare ka. Tapos,
mamamatay ka raw kapag may life insurance ka. Pag kailangan mo lang insurance ka, mamamatay ka. Parang vice versa. Parang pagsasakyan naman, pag may car insurance ka, maaksidente ka. Vice versa. Parang ganun, risk thinking. Pag nagkaroon ka nito, mangyayari sa iyong ganito. Pag mayroon kang health card, magkakasakit ka daw. Pag mayroon kang life insurance, kukunin ka na ni Lord. Pag mayroon kang car insurance, maa-aksidente yung sasakyan. Pero hindi iniisip eh. Kasama yung driver sa sasakyan. Kaya ganoon yung mga kaisipan natin. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. So changing times, pabigat lang ang insurance. Gastos lang yan. Tsaka last na dahilan ay yung parang iritado sa ahente palagi. Kasi ang ahente, parang may kaisipan na bibentahan lang ako nito. Wala namang care talaga sa akin. Pagkabenta, wala na. Kikita lang ng malaking commission. Ganon yung kaisipan. Pero hindi po ganon ang kaisipan ng life insurance. Ang purpose ng life insurance ay napaka-noble. Napakaganda pag naunawaan nyo lang. Ito lang po ang masasabi natin. Many people lost money in buying wrong insurance. Yan ang kadahilan. Kasi mga traditional agent, ang pinofocus nila yung product, hindi yung financial concept. Kaya gusto nilang i-focus yung product, makabenta lang sila kasi gusto nila makahabol sa kota. Para kumita sila ng mas malaking commission, binibentahan nila ng mas malaking insurance, malaki ang premium, maliit ang coverage kasi mas malaki commission nila. So doon pa lang, they buy because they can't say no to the agent. Ayan, tulad kakilala ka talaga, kamag-anak, hindi ka maka-no, kaya bibili ka. People buy insurance, they don't understand. Yun, yung sinasabi ko kanina, hindi nila naiintindihan kasi sinabi mo lang ng agent na enjoy niya lang yung kumpanya ng agent. Bumili. Many people know they have insurance, but they don't know how it works. Ito ang problema naman. Marami namang bumili na mga may insurance, pero hindi nila kung paano ito mag-work. They don't know if it is enough. Hindi nila alam kung eksakto ba o tama talaga dun sa financial plan ko to, yung pangangailangan ng family ko kung in case mawala ang breadwinner. They don't know how it price. Hindi nila alam kung paano prenesyon talaga yung insurance. Kaya yun, di more focus on product than on financial concept. Yun sana po. Concept talaga yung mag-aralin natin muna. Parang yung kasabihan na aral muna bago invest. Ganun din po sa life insurance or any healthcare products or any products, aral muna bago bili. Dapat ganun po rin tayo. You sacrifice a lot of things just to save some money. Just one decision of buying wrong insurance, you lose all that savings. Yun po. Lagi nyo tandaan, pag mali na bili yung life insurance, kahit ano pang tawag nila sa insurance na yan, may endowment, universal life, kung ano pang package na pinapackage nila dyan, dapat aralin nyo. Kasi pag nagkamali kayo ng bili, mawawala po yung savings nyo. Sunod po tayo sa steps to getting life insurance. So, paano po tayo makakakuha ng insurance? Step 1, know why you need life insurance.
bakit mo kailangan talaga ng life insurance? Lagi mong tanong niyan. Lahat ng mga motivational speech, motivational talk, lagi pong tinatanong, lagi why, di ba? Binabati kita, kaibigan. Proud ako sa'yo. Kasi iniisip mo ang kinabukasan ng iyong pamilya. At dahil mahal mo sila, ka-envy life ka. Kaibigan, ikaw na. Why? Bakit ka nag-join? Why you join this company? Yan, di ba? Why you buy this thing? Bakit? Laging bakit? Laging bakit kayo mo kailangan ng insurance? Ang sagot natin dyan, bakit mo kailangan ng insurance? Mahal mo ba family mo? Kung mahal mo family mo, bibili ka ng insurance. Bakit ka bibili ng life insurance? Kasi kapag nawala ka na breadwinner na nagpo-provide dyan sa family mo, sa pangangailangan mo, pag nawala ka na ikaw na money-making machine, sino nang papalit sa'yo? Wala na, di ba? Unless yung wife mo or yung kabiyak mo ay may trabaho din na kayang tustusan yung pangangailangan ng pamilya mo, wala namang problema. Pero kung mahal mo talaga sila, hindi mo papahirapan ng ganun kahirap ang pamilya mo. So yun po yung income replacement na tinatawag natin, or family protection. Income protection din para sa pamilya. Okay, alamin mo kung bakit. Dahil mahal mo family mo. Pangalawa ay know how much insurance is enough. Gaano ba talaga kasapat na yung sapat na para sa pamilya mo sa insurance? Mayroon po tayong formula niyan, yung annual income times 10. Yung computation po niyan, detalye po niyan sa higher series of training tsaka sa workshop po natin ginagawa. Kasi doon puro computation po yon, tsaka workshop. Doon natin sasabihin. Pero para lang maintindihan po ninyo, yung how much insurance is enough ay yung annual income times 10. Yun po ang mas maganda. Tandaan po natin, annual income times 10 is equals to your insurance coverage. Yun po ang dapat nating alamin na. Okay, know how to buy life insurance. Paano tayo bibili ng life insurance? So bago ka bumili, alamin mo kung anong mga types of insurance. Maraming insurance na tinatawag kung ano-anong company ang pinapangalan nila, pero dalawa lang yan. Dalawa lang ang uri ng insurance. Okay, ang dalawang uri na yan, yung insurance na term insurance tsaka term with savings. Dalawa lang po yan, ha, yung term insurance, ibig sabihin every year lang po, renewable lang yung term natin. May term ka na kung kailan mo kailangan lang, 5 years, 10 years, 15 years na coverage or 20 years na coverage, yun lang ang tinatawag na term. Ibig sabihin mas mura ito kaysa dun sa may insurance with savings. Okay, yung insurance with savings naman, ito yung mga tinatawag na universal life, endowment, kung ano-ano pang tinatawag na pinapackage na savings saka term insurance. So lahat ng insurance po, term insurance yan. So either 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10, 15, 20, hanggang 100 years, term insurance pa rin po. Pinapackage lang na may savings, kaya tinatawag nila kung ano-ano pangalan. Okay, yun lang po ang kailangan nating malaman sa workshop po. Ginagawa natin yan isa-isa. Ito lang po ang paalala natin sa mga gustong mag-avail ng life insurance. Okay, you buy and you die. They pay. Yun lang po ang pinaka-prinsipyo ng life insurance. You buy, you die, they pay. Yan po talaga ang prinsipyo. Term insurance, yan lang po ang kailangan naman natin. Hindi na po yung savings. Kung yung savings po, may principle po tayo sa savings or investment. You buy term insurance, invest the difference. Yun po ang sinusunod nating principle. Kasi bibili ka lang ng term insurance na napakamura pero malaki ang coverage. Unlike nung may term insurance with savings, maliit ang coverage pero malaki ang premium. Yun po ang difference nila. So bibili ka lang ng term insurance, which is smaller premium pero napakalaki ng coverage. For example, bili ka ng
worth 5,000 pesos na term insurance, pero ang coverage mo is 1 million. Meron po niya na, wag po kayong magtaka, baka sabihin na to scam lang yan, wala ka naman na encounter. Wala po, kasi meron nag-offer ng mga life insurance company na ganitong coverage. Depende sa edad niyo na po. Binabati kita, kaibigan. Proud ako sa'yo. Kasi iniisip mo ang kinabukasan ng iyong pamilya. At dahil mahal mo sila, ka-MB Life ka. Kaibigan, ikaw na. Kasi mas tumataas ang edad, tumataas din ang premium. Pero term insurance lang po ang bili natin. Kesa dun sa term insurance with savings. So, maliit ang premium, malaki ang coverage. Yung example ko na po sa inyo, 5,000 ang premium lang sa isang taon, tapos may 1 million coverage ka na. So, di ba mas maganda? Kung 10,000, tataas din ang coverage mo. 10,000 premium, 2 million. So, ang ganito po ang strategy na gagawin natin. Habang malakas pa tayo, let's say 10 years ka, may term insurance coverage for 1 million, babayad ka lang ng 10,000, pero ang budget mo talaga is 20,000. So yun, susundin po natin yung principle ng yung principle natin na buy term insurance, invest the difference. So sa budget mo po na 20,000, yung 10,000 hatiin po natin, ibayad natin sa term insurance mo. Tapos yung another 10,000 invest mo. Kung saan mo gustong investment vehicles, ang dami po nating investment vehicles. Meron po tayong stock market, mutual fund, kung gusto nyo sa forex market. Kung gusto nyo pong mas less risk, punta kayo sa real estate. Malaki din po ang potential doon. So ganun po ang gagawin natin. For the next 10 years or the next 20 years, papalaguin mo yung pera mo, i-invest mo. Yung 10,000 pesos, pang protection mo to. Okay, in case na mawala ang breadwinner, may 1 million coverage ka. In case naman na hindi ka naman mawala ang breadwinner, at least sa next 10 or 20 years, mapapalago mo yung pera mo. Yon, mapapalago mo hanggang ma-reach mo yung financial goal mo na pwede nang ipalit na sa life insurance mo. For example, may 1 million ka na target sa loob ng 10 years or 20 years. So, na-reach mo yung 1 million goal na yon na target, na which is your life insurance coverage. So, sa 1 million na yon, pwede mo nang ihinto yung life insurance mo. Bakit? Kasi may 1 million goal ka na eh. Na-reach mo na yung 1 million goal mo na pwede nang ipalit. Kung mawala ka man, iiwan mo sa family yung 1 million. Pero yung 1 million, that time, hindi sapat yon. So kaya nga sinasabi po natin, yung computation natin sa life insurance is your annual income times 10 is equals your life insurance coverage. Yan po ang enough na. Kaya computein nyo po yan. So ganun po ang gagawin natin. Buy term insurance, invest the difference. Kung may budget ka na 20,000, yung 10,000 for your protection or life insurance, yung another 10,000 invest mo. Kahit anong investment vehicles, stock market, mutual fund, forex market, real estate, yan, mas maganda yan. Invest nyo. For the next 10 or 20 years, gawin nyo po yan. Marireach nyo po yung financial goal nyo. Hi, I'm Boy Abunda, and I'd like to speak with you with words spoken mula sa puso. And right now, I'd like to talk to you about the best ways we show our love. One of the best ways to show love is to say it. To say, I love you. Articulate it, verbalize it. Number two, do it. You just don't say it, you do it. You just don't show it, you do it. If it means doing more conversations together, do it. If it means listening to each other, do it. Number three, when we talk about love, ensure it. Siguro ang reaction mo ngayon ay, insure love? Yes. I'll tell you something. I'm talking about insurance. For the longest time, I didn't buy this idea about insurances. Dahil, when tatay passed on,
I remember coming to Manila with Nanay. I think I was second year high school. I was studying in the seminary, Seminario de Jesus Nazareno. We came to Manila because Nanay wanted to collect Tatay's insurance benefits. So I remember going to a building for many days. We would fall in line, Nanay would talk to the person in the window, and more papers were asked. She had to sign papers. She was interviewed. She was asked so many questions because I think they wanted to make sure that the claim was above board. But it stuck to my mind that is this what an insurance is all about? It's difficult. It was almost embarrassing. Every day, Nanay and I would leave Malibay, where we were staying. The house of my aunt was there in Malibay. And we would go to this particular place, and from afar, I would literally see her talk, even beg. After weeks, we finally got what it was that Nanay was supposed to get. She needed the money very badly because when Tatay passed on, our house was loaned with the Philippine National Bank. I don't know how Nanay managed to pay that loan, but she did. So sa aking isipan, mahirap yung insurance. So for the longest time, I didn't believe in the concept of insurances. Until, of course, much later in my life, I came across friends, relatives, and some of my best friends who didn't have to suffer, who didn't have to worry about many things when a loved one passed away because the insurance took care of it. And one particular insurance company stands out because you can trust them. I'm talking about Manila Bankers Life. I'm talking about Joanne, Bart, Noel, Doris. These are the people behind Manila Bankers Life. I'm talking about an insurance company that you and I can trust. And one of the best ways to show your love for your family, for your brother, sister, for your loved one, is to insure that love. And when you insure that love, remember, Manila Bankers Life is one of those insurance companies that you can trust. Again, proud to say, the people behind Manila Bankers Life are my friend. Okay, at the same time, protected kayo in case na may mangyari sa breadwinner, protected pa rin kayo. O kung in case naman walang nangyari sa breadwinner at dumating in 20 years, maganda po kasi kahit na hindi nyo po nagamit yung life insurance nyo, huwag kayong mag-alala kasi naka-build naman kayo ng wealth, which is yung goal nyo na 10,000 na investment. Okay? Yun po ang kagandahan doon. You need insurance to protect against risk. Something that has value to you, the things that are important to you. Diba? Yung kailangan mo yun ng insurance to protect against risk. Diba? Bumili ka ng sasakyan mo. Pag may risk na aksidente, nasira yung sasakyan, yung insurance ang babayad doon. Something that has value to you. Kung may value yung pamilya mo, bibili ka ng insurance. Pero ito lang ang pinaka-worst talaga. Kahit kung hindi mahal ng breadwinner ang family niya, kahit anong turo mo o ng financial concept dito sa tao na to, hindi pa rin bibili niya. Hindi pa rin bibili niya ng life insurance kasi wala nga ang value eh. Kung walang value ang pamilya mo sa iyo, hindi ka bibili. Wala lang. No. Yun po ang pinaka-importante. Kung may value sa iyo ang pamilya mo o isang bagay, bibili ka ng insurance. Ang bahay natin, di ba, may fire insurance din. Kasi may value ito sa inyo. Pinoprotektahan mo ito against the risk. Yung risk na magkasunog. So, pag nasunog ang bahay, may insurance na papalit. Okay? No worry ka kasi pwede mong paggawa ng bago yung bahay mo. Something that has value to you, the things that are important to you. To protect somebody you love. Okay? Yun ang pinaka-importante sa life insurance. To protect somebody you love. Okay? Mahal mo pamilya mo, kaya bibili ka ng insurance. Protektan mo pamilya mo against sa any risk or sa pagkawala ng breadwinner. Pag nawala ang breadwinner, hindi ka mag-worry, mag-stop mag-aral ang mga anak mo, hindi ka mag-worry na sa pangailangan ng araw-araw ng mga pamilya mo kasi may income replacement na pupunta sa kanila. Pinakatanong lang dito, what is more important to you? Your family or your car? Yung
iba bumibili ng car, inuuna pa nilang computein kung magkano yung car insurance kaysa dun sa life insurance. Kaya ang tanong nila, anong importante sa'yo, yung family mo or yung car mo? Yung car, may car insurance. Yung breadwinner, walang life insurance. So ano mas malaga, pamilya o yung car? Kahit saan bansa naman, mandatory na talaga may car insurance. Hindi mailabas yan pag walang car insurance. So gawin natin sa sarili natin na mandatory din. Kasi napaka-priority natin ang family. Noon, minsan, inuuna mo pa, nagda-drive ka ng kotse. Maganda, di ba? Sarap. Kasi ng feeling pag nagda-drive ka ng car. May car insurance din kahit nababangga ka. Pero iniisip mo ba, pag na-aksidente ka, hindi ka ba kasama sa loob ng sasakyan? Tapos wala kang life insurance. So yun ang pinaka worst scenario doon. Dapat habang feel mo yung pagda-drive ng kotse mo, feel mo rin na no worry ka rin in case na ma-accident yan sasakyan, nakasama ka sa sasakyan, meron kang life insurance, may family protection ka. Most Filipinos are willing to fully protect their house or car but give the lowest protection for their family. Okay, may protection nga yung family pero napakababa naman kaysa dun sa bahay tsaka car insurance. So, mas mataas yung value ng protection ng ari-arian kaysa sa pamilya. Kaya yun ang medyo, dapat owning an insurance is privilege talaga. The most important checkup that you should be doing right now is financial checkup. Maraming dagaan ng buhay, maraming makakapagtabi ng pera. Pakiramdam namin ay nagampanan na namin ang aming role sa ating mga kababayan. So we think that, you know, bringing the information to 1 million Filipinos, we do it every day right now. We go from all walks of life. The most important thing is, even you've worked 20, 30 years with the right information, even less than 30 years, your life can change already. Bagay na magiging susi o kasagutan para maabot ng mga Pilipino ang kanilang mga pangarap at tuluyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat pamilyang Pilipino. Okay, maraming salamat po. Dito na po po tayo magtatapos. At tantambayanan niyo po ako palagi sa ating regular podcast show po natin every Saturday 2 p.m. Every Saturday po nag-upload po tayo ng podcast. Kung hindi, magla-live podcast po tayo. Doon po sa regular show po natin, Money Management, or yung webinar natin. Bale, gagawin po na rin natin yon. Kung gusto niyo pong umattend doon ng live, meron po tayong Zoom webinar every Thursday and Friday. Every Thursday and Friday po regarding money management in real estate investment. Kung gusto nyo pong umattend, kung paano rin kayo makakapag-invest habang nandito pa sa ibang bansa, mag-start na kayo mag-ipon, yan po. Attend po kayo, mag-message lang po kayo kung gusto nyo umattend. Free naman po yung webinar na yon. Wednesday and Friday po meron tayo. Yung financial literacy po natin or financial education webinar, meron po tayong ginagawang regular program na yon. Nasa Zoom po din, mag-download po kayo ng Zoom app. Mag-comment po kayo or message me, George Hardelesa, sa FB or dito sa YouTube channel po natin. Mag-comment lang kayo dyan. Kung gusto nyo po maka-attend doon, at ibibigay ko po yung link, i-message ko po yung sa link, i-message ko po yung link para maka-attend po kayo ng webinar. Financial education, financial literacy, tsaka yung money management talk sa real estate investment kung gusto nyo po yon. Regarding po din dito, yung general concept po ng financial education, kung interesado po kayo lahat dyan, mag-comment po kayo, message mo kayo sa Facebook, George Hardelesa, same name din po ako dyan, message nyo lang ako. At yan po, at maraming salamat po, tabayanan nyo po ako next week ulit. Hanggang dito na lang po at tabayanan nyo po ako. Kung hindi po kayo nakalike dyan, pakilike na rin po. Share and comment po. Pagkisubscribe na rin po. At saka pakabell na rin yung button natin dyan para ma-update kayo sa ating Pamilya at Pinansyal Podcast. Maraming salamat po. Bye-bye. This week's episode has come to an end.
But the fun doesn't have to stop here. If you have any questions, suggestions, or feedback, head over right now to Twitter and Facebook and like, share, and get involved. Join us next time.